Magandang araw mga sangkay, share ko to sa inyong paggawa ko ng ube cheese pandesal. Pero bago tayo magsimula, ipakilike at share naman ang ating video at pakisubscribe na rin po nitong aking channel. So, bale ito yung ating ube cheese pandesal. Pakita ko sa inyo mga sangkay yung ating gawa. So, kitang kita yung palaman na ube pati yung cheese. Napakalambot ng ano niya mga sangkay do. So bale, hindi lang basta ube pandesal ito mga sangkay, kundi lalagyan natin to ng palaman na ube halaya at may kasama na rin siyang keso. Kung gusto mong malaman kung paano ko ito ginawa, ay panoorin lamang po ang video simula una hanggang dulo. Okay, simulan na natin. So ayan bali, ang ating unang ingredients ay asukal. Gumamit ako ng washed sugar. Maglagay tayo ng asin, powder milk. Sunod ay ube flavor, syempre, para sa ating dough. So yan, kahit anong flavor mga sangkay ang gamitin nyo, pwede po yan. Bali, gumamit ako dyan ng 2 tablespoon ng flavor. At maglagay na rin tayo ng food color para mas violet na violet pong kulay ng ating dough. Itlog, isa lang, lard at tubig. So pag nalagay nyo na yung mga ingredients na aking nabanggit, ay haluin nyo lamang po ng maayos. Tunawin ng maayos yung ating asukal at asin. Lalo-lalo na kung kayo ay gagamit ng asin na rock salt, ay tunawin nyo po ng maigi. So bale, yung ating mga ingredients ay nandyan po sa screen. Kung sakaling hindi nyo po napansin yung ating ingredients sa ating screen, ay puntahan nyo na lamang po sa ating description. Bale, yung ating mga sukat ng ingredients is naka-convert na rin po yan sa cups at tablespoon, para kung sakaling konti lamang po ang inyong gustong gawin, ay magagawa nyo po ang amount ng harina na gusto nyong magawa na gamit ang inyong tablespoon at cups. Pwede nyo itong gawin para pang merienda at pwedeng-pwede nyo rin itong gawin para pang negosyo. So yun mga sangkay, kapag nahalo na natin ng maayos, natuno na natin ng maayos yung ating mga ingredients na dapat tunawin, ay ilagay na po natin yung ating susunod na ingredients. Lagay natin yung ating kalahating kilo na first class flour at magsama na tayo ng yeast. So bali, haluin lamang po natin yan. Kahit anong brand po ng first class flour mga sangkay, pwede po kayong gumamit. Kung wala kayong first class flour, ay pwede naman po kayong gumamit ng all-purpose flour. So yun mga sangkay, bali itong ating dough is bubuuhin lamang natin. Gagamitan natin ito ng dough roller para mas mabilis natin mapakinis itong ating dough. Pero kung kayo ay walang dough roller at meron kayong mixer, ay pwedeng-pwede nyo po yung gamitin para sa pagpapakinis itong ating dough. Pero kung wala rin kayong mixer or dough roller, gusto nyo gumawa, ay pwede nyo pong gamitin ang manual procedure. Mano-mano po, magdagdag lamang kayo ng tubig para po hindi kayo mahirapan sa pagpapakinis or pagmasa nitong ating dough. So bali, inuulit ko mga sangkay, bali itong ating minamasa is gagamitan natin ito ng dough roller sa pagpapakinis itong ating dough. So bali, bago nyo buuhin ang inyong minamasa, ay double check nyo muna kung sakto ba yung mga ingredients na inyong nailagay para po maiwasan po ang pagkakamali, para po hindi masayang yung mga ingredients na inyong gagamitin. So ayan, bali, bubuuhin lamang natin to bago natin isalang sa ating dough roller. So bali, kung sakaling kayo ay magbumasa mga sangkay, hindi nyo kailangan magmadali, dahil minsan sa pagmamadali natin ay dyan tayo nagkakamali. So ayan bali, mamakinahan na natin itong ating minamasa. So ayan, yan po yung ating dough roller, dyan natin pinapakinis yung ating dough. At pagkatapos natin mapakinis, ay pahiran lang natin ng lard or mantika, para kung sakaling magpatong-patong man itong ating pinutol na dough, ay hindi na sila magdidikit-dikit dahil may mantika na. Ayan bali, tinitimbang ko siya mga sangkay dahil may target po ako niyan kung ilang piraso dapat ang aabutin ng ating kalahating kilong harina na masa, para pantay-pantay din po ang bigat itong ating gagawing tinapay. So kung sakaling kayo gagawa nito para pang merienda lang, ay pwede naman po hindi nyo na yan timbangin. Tansyahin nyo na lamang po yung laki or bigat kung pang merienda lamang po. Pero kung sakaling pang tinda o pang negosyo, ay mahalaga po na dapat may target po kayo kung ilan po dapat aabutin ng inyong minamasa na dough. At ayun mga sangkay, kung sakaling nagustuhan mo ang aking video, ay pakilike at share naman itong ating video. At kung sakaling napadaan ka lang dito sa pinapanood mong to, ay pakisubscribe na rin po, pindutin mo na rin ang bell button para ikaw ay laging updated kung sakaling meron akong bagong video na i-upload. Bali, inuulit ko mga sangkay yung ating kumpletong ingredients ito. Kung hindi nyo napansin sa ating screen, ay puntahan nyo na lamang po sa description itong ating
ingredients na ginamit dito, bali naka-convert na po sa cups at tablespoon lahat ng ingredients. So, meron tayong 36 piraso na gagawing ubi cheese pandesal. At ito yung ating ubi halaya. Meron din tayong breadcrumbs at cheese, syempre. So, ayan, bali yun yung ating dough. Una, pinalapad natin at ilalagay natin ang ating ubi halaya. Sabay na rin natin ang cheese at babalutin lamang po natin yung ating ubi halaya at saka yung cheese. So, nakadepende po sa inyo mga sangkay kung anong cheese ang gusto nyong gamitin at kung gaano kalaking cheese ang gusto nyong ilagay. At pagkatapos yung mabalot ang ubi halaya at saka yung ating cheese ay pagulong nyo lamang po sa ating breadcrumbs. So, ganyan lamang po kadali yung paggawa ng ating ubi cheese pandesal. So, ay mga sangkay, kung sakaling gusto nyo yung gumawa ng ubi halaya, bali itong aking ubi halaya na ginamit mga sangkay is binili ko lamang po yan. Yan, bali 30 pesos po yung bili ko dyan, yung sa isang balot na yan. Pero kung gusto nyo gumawa mga sangkay is meron po akong video nyan sa paggawa ng ubi ng kamote. Kamote po yung ginamit ko mga sangkay, ginawa kong halaya yung ating kamote. So bali ilalagay ko sa ating description ng link ng paggawa ko ng ubi halaya gamit yung kamote po mga sangkay. So ayan, bali tuloy lamang po sa pagbabalot nitong ating palaman. So ayan, nakadepende rin po sa inyo kung gaano karaming ubi halaya ang gusto nyong ilagay. So bali inuulit ko mga sangkay, meron akong video sa paggawa ng ubi halaya. Bali yung ginamit ko po is kamote. Bali ilalagay ko na lamang po sa description yung link ng paggawa ko ng ubi halaya. So sana po ay makatulong po sa inyo yung video na ito mga sangkay. Mas maganda po kung magagawa nyo ito ng maayos, pang merienda man, o mas lalong-lalo naman kung gagawin nyo itong pang negosyo. Sana po ay makatulong po sa inyo ang video na ito. So ayan, bali lahat yan, kailangan malagyan natin ng palaman. Kung gagawin nyo po itong pang negosyo, ay wag na wag nyo pong kakalimutan ang mag-costing. Kwentehin nyo po lahat ng magagastos nyo, magiging puhunan nyo, para alam nyo po kung magkano ang posibleng magiging benta nyo sa bawat peraso ng ubi cheese pandesal na inyong magagawa. Para alam nyo po kung sakaling hindi nyo pa nabibenta, ginagawa nyo pa lang, nagawa nyo pa lang, ay alam nyo na po kung magkano ang posibleng nyong benta kung sakaling mauubos. Alam nyo na yung posible nyong kita kung sakaling mauubos nyo po yan lahat na inyong ginawang ubi cheese pandesal. So yan, pagkatapos natin magpalaman mga sangkay ay ilagay natin sa tray. Yan, bali maglalagay tayo ng 24 pieces sa isang tray. Bali paalsahin muna natin to mga sangkay bago natin isalang. Nga pala yung ating yeast na ilagay dito is 6 grams lamang po. Medyo matagal po yung paalsa natin. Umabot yata ng isang oras at 50 minutes. So kung gusto nyo medyo mas mabilis siyang isalang ay mag-add na lamang po kayo ng yeast para mas mabilis po, medyo bumilis yung pag-alsa nitong ating ube cheese panisal. Pwede nyo pong gawing 10 grams sa kalahating kilo. So ayan, bali palsahin muna natin. At ito na nga, linagyan ko ng plastic mga sangkay para mas mabilis umangat, para hindi rin mamalat itong ating ube cheese pandesal. So ayan, pinalsa ko siya ng 1 hour and 50 minutes. At ngayon, isasalang na natin sa init ng oven na 180 degrees Celsius. So bali sa taas ko na sinalang mga sangkay dahil wala namang nakasalang sa ibaba. So ayan, pwedeng-pwede po yan. Walang ibang nakasalang. Ayan, napakalaki ng oven natin. So after 16 minutes, ay ito, luto na yung ating ube cheese pandesal. So ganyan lamang po kasimple yung ating pagluto ng ating tinapay mga sangkay. Yan, huwag nyo pong kakaligtaan dahil baka mamaya masunog. At ito na po yung bagong luto na ating tinapay. So ayan, napakadaling sundan mga sangkay ng video nito. Sana po ay magawa nyo ng maayos kung sakaling gagawin nyo ang recipe nito. Huwag nyo pong kakalimutan mag like at share ng video nito ha. At isubscribe mo na rin po yung aking channel. Pindutin mo na ang bell button para kung sakaling meron akong bagong video na i-upload ay mapanood nyo po at makita nyo po kagad. So ayan na po yung ating finished product ng ating ubi cheese pandesal. Sana po ay makatulong sa inyo. Salamat sa panonood. See you in my next video. Bye-bye. Napakasarap ng ubi cheese pandesal.